Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Pangako na tayo rin na may pag-asang makararating kapiling niya at isang hamon habang tayo ay naririto pa sa lupa. Espesyal na pananalangin sa araw na ito para sa lahat ng mga tao na naglilingkod at may kaugnayan sa media sa pagbabalita. Ngayon ay 57th pandaigdigang araw ng panlipunang komunikasyon. Ipanalangin natin na ang tunay, totoo at tamang balita ang palaging mamutawi mula sa kanila. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Hesus, kong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan mawakan sa amin. Ikaw nag-aalis lang mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Lord,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanyaring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Theophilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa simula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y nagahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas sa tunog, masayang sigawan ang ipinansoog. Purihin ng Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkaluban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan, at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay ang kaluhalatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ang mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamamalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinaalalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya ang pumupuspos sa lahat ng lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo,
Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin, mga minamahal. Gayun din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng inang simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Matapos ang kanyang pagkabuhay at pananatili kasama ng mga alagad, siya'y iniakyat sa langit. At yun yung pangako ni Jesus upang maipadala niya ang isa pang patnubay, ang Espiritu Santo, na siya namang ipagdiriwang natin sa susunod na linggo, ang pagpanaog nito. Kaya magandang pagnilayan ngayon, mga minamahal, kung ano ang langit. Ano po para sa inyo ang langit? O pwedeng tanong din minsan, sino para sa inyo ang langit? O kailan ninyo nararamdaman ang langit? Sabi ng Aral Batanggenyo number 723, ang langit bukod sa isang lugar ay ang puso ng mga pinamamahayan ng Diyos. Kayo po ba'y gustong makarating sa langit? Ayaw nyo ha. Gusto nyo makarating sa langit? Baka akala ko yung ayaw nyo, kayo umuwi na. Kung hindi pa sa langit ang gusto ninyo, ay wag na kayong sumimba. Gusto nyo pumunta sa langit? Gusto nyo ngayon na kayo pumunta sa langit? O ayaw nyo naman. Pero gusto nyo pumunta sa langit. Kaya nga baga itong langit na ito, bagamat minimithi natin, minsan ayaw pa natin agad marating. Pero doon naman tayo lahat pupunta. Dalawang bagay ang tungkol sa pagninilay ng pag-akyat na ito ni Jesus sa langit. Una, ang pag-asa ng langit at pangalawa, ang hamon ng lupa. Sabi natin ay ang langit ay kung nasaan ang Diyos. Tama naman iyon. Kung saan naroroon ang Diyos, yun ang langit. Kaso, ang Diyos ay mayroong isang katangian na kapag pinag-usapan ito, ito'y siguradong Diyos. Yun yung pag-ibig. Kaya kung nasaan ang pag-ibig, yun ang langit. Sapagkat ang Diyos at ang tunay na pag-ibig ay magkasing kahulugan. Ngayon, ang pag-ibig ba'y nararamdaman natin dito sa lupa? Opo, nararamdaman natin ang pag-ibig. Ibig sabihin, ang langit, pwede ring maramdaman dito sa lupa. At yun ang unang hamon ng pag-akyat na ito ni Jesus. Ang pag-asa ng langit na ibinibigay sa ating lahat, pero hindi lamang doon. Yung dito pa lamang, maramdaman mong langit na. Kailan yung mga pagkakataong iyon? Kapag ka nakapagpatapos ka ng iyong anak sa pag-aaral, nakapasaba sa bar exam, nakapagpatarpulin ka ng malaki sa inyo, langit yon. Kapag ka ikigumaling sa iyong sakit, kapag nakamtan mo ang iyong hinihiling, langit iyon. Pero mga minamahal, kung ang pag-ibig ay naroon ng langit, ang pag-ibig hindi laging masaya. Huwag kayong maniniwala na ang pag-ibig laging nakatawa. Hindi iyon totoo. Sapagkat minsan ang pag-ibig umiiyak. Minsan ang pag-ibig nalulungkot. Minsan ang pag-ibig nagdududa. May mga pagkakataong ang pag-ibig napapagod. Hindi lagi kong sinasabi sa inyo, tanyo kapag kagabi na, tapos kayo na lamang ang gising, kayong mga nanay o tatay,
tapos hindi nyo alam ang kukunan ng inyong pambayad sa utang bukas, napapaiyak kayo. Sa palagay niyo, hindi iyon pag-ibig. Pag-ibig yun. Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, matagal nang bedridden, matagal nang naka-wheelchair, kayo'y pagod na ng pag-aalaga. Kapag kagabi at kayo'y nalulungkot at sinasabi ninyong ako'y pagod na, pero kinabukasan aalagaan mo uli, pag-ibig yun. Kayong minsan napapagod sa pagtatrabaho, tapos pasaway pa ang inyong anak, madaling araw na umuwi, lasing pa ang inyong asawa, pero kinabukasan magtatrabaho ka uli, pag-ibig ang tawag doon. At ang mga pagkakataong iyon ay karanasan ng langit. Kaya yung unang hamon sa atin, ang langit hindi lamang nasa itaas, hindi lamang yung sinasabi ng unang pagbasang sila'y nakatingala at tinitingnan si Jesus sa taas. Hindi lamang po iyon. Bagamat doon tayo pupunta, pero dito pa lamang sa lupa, pwede mo nang maranasan ang langit. Yun ay kung meron kang pag-ibig. Ang mahirap sa atin, gusto mong pumunta ng langit, ayaw mong praktisin ang buhay ng langit. Ito pong buhay dito sa lupa ay practice kung paanong buhay sa langit. Ay paanong magiging practice kung ikaw ay lagi ng taray na taray? Kung lagi ka ng galit? Kung lagi ka ng damot na damot? Kung maghapon kang nakaupo sa chismisan, sa palagay mo'y ganyan ang buhay sa langit? Ayan ang buhay doon sa kabila ng langit. Kaya mga minamahal, unang hamon ng pagdiriwang na ito, yung pagbibigay ni Jesus ng pag-asa ng langit, ang lupa ay gawin mong karanasan ng langit sa pamamagitan ng pagmamahal. Puntahan natin yung pangalawa. Yung salitang pagmamahal ay kasama sa hamon ng lupa. Merong laging may mensahe, lagi ang Santo Papa kapag ka may mga pagdiriwang na ganito, lalo nga yung 57th pagdariwang ng pandaigdigang araw ng social communication o yung panlipo ng komunikasyon. At sabi doon ni Papa Francisco, ang inyong pakikinig, ang inyong pagsasalita at pagpapahayag ay dapat na pagpapahayag na may puso. At kapag pinag-usapan ng puso, yan ang pag-ibig. Kaya magkaugnay, kung gusto mong gawing langit ang lupa, gawin mo ang pag-ibig dito sa lupa. Magpahayag ka, magbalita, magsalita, gumawa, mag-isip na laging may pag-ibig. Father, mahirap po iyon. Sadyang mahirap iyon. Pero yun ang tunay na daan papunta sa langit. Sa palagay ninyo'y napakadaling maging mabait? Sinong may sabi? Kanina nga lamang pagkatapos ng unang misa ay ako'y nagalit. O, paano magiging mabait si Father? Bumabagsak tayo. Nagkakamali. Tignan nyo, pag-uwi nyo mamaya, lagi ko nga sabi sa inyo, sumimba kayo ngayon. Uuwi kayo mamaya. Madumi ang bahay. Tambak ang hugasin. E di, andar ang bunga nga mo ng pagmumura, pero galing kang simbahan. Kaya ang hamon sa atin, mga minamahal, unti-unti, hindi naman pagkatapos ng misang ito'y tayo na ang pinakamabait. Wala hong ganoon. Hindi yun totoo. Kahit kay maghapong nakaluhodi yan, kung hindi mo pipilitin at sasadyaing piliin ang kabaitan, hindi ka magiging mabait. Hindi mo maipahayag ng ayos ng may pag-ibig ang buhay dito sa lupa upang maging karanasan ng langit. Kaya ang dalawang bagay na ito, mga minamahal, lagi nating tandaan. Oo, may pag-asang dadating tayo sa langit kung saan naroon ang Diyos, pero may hamon dito sa lupa. Yung dito pa lamang makapagbahagi ka ng pag-ibig, sapagkat yun naman ang buhay doon sa langit. Yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, siyang tanging muka ng pag-ibig ng Diyos dito sa lupa,
Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang mapagmahal at laging mapagtiwalang puso upang sa kabila ng aking kahinaan, ng aking pagkakasala, ng aking pagbagsak, ako'y laging magkaroon ng pag-asang makakarating sa langit at tulungan mo ako na ang buhay dito sa lupa ay maging karanasan ng pag-ibig, maging karanasan ng langit. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ng pag-akyat ng Panginoon hindi lamang ang kanyang kaluwalhatian sa langit, kundi pati na rin ang ating tungkuling maging tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita sa ating lipunan. Batid ang ating mga kahinaan, manalangin tayo sa Panginoon at ating sabihin, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa buong simbahan, maihatid niya nawa ang ilaw ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa at kultura sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng mga komunikasyon panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para kay Santo Papa Francisco, mga obispo at lahat ng ating mga pinunong espiritual, magpatuloy nawa silang maging mabuting halimbawa sa pagtataguyod ng kabiyasnan ng pagmamahal at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng nahuhumaling sa kamunduhan at nakalimot sa makalangit na pagpapahalaga, nawa, maganyak sila ng ating mabuting halimbawa upang maitaas nila ang kanilang mitiin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng umabot na sa sukdulan ng pagkakapariwara, nawa, magbalik loob na sila at magpunyagi sa paggawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat na may kinalaman sa mga komunikasyong panlipunan, lagi wa nilang alalahanin ang dakila nilang pananagutang magtampok ng mga tunay na pagpapalaga at magpairal ng pagkakabuklod ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa mga naglilingkod sa media, mabisa nawa silang makatulong sa pagkakaisa at pagkalinga ng katotohanan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain ang mga pagsisikap ng iyong simbahan na ihatid ang iyong mabuting balita sa mga bansa sa pamamagitan ng mga komunikasyong panlipunan. Malasap nawa namin ang mga bunga ng kahariang itinatag ng iyong anak na si Jesus, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Amin, so'y lumang, tungkol.
tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming alay, kami makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya ng lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluhan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng pagnanais ng pambansang Dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusions. Katulad ngayon, tayo ay may professional sign language interpreter. Hindi lamang sa mga naririto, kundi sa ating mga nasa online na nakikiisa sa atin na nangangailangan ng sign language. Yan po'y tuwing alas 7 at alas 9 ng umagang misa ng araw ng Linggo. Gayun din mga kapiyo, palagi po nating tandaan, ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito, sundin natin ang tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ito po'y hindi puok pasyalan. Ito po'y bahay dalanginan, kaya mangyaring sundin natin ang tama at angkop na kasuotan dito sa loob ng simbahan. Ikatlo, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyo pong tulong at donasyon. Nasa screen ang ating total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ipinagbibigay alam din po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Salamat sa inyong pangunawa at ipinaaalam na dito sa loob ng pambansang Dambana, tayo ay mayroong malalaking free parking. Kailangan ninyong makapasok sa ating main arc entrance nang sa gayon ay makita nyo ang free parking at makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Gayun din naman, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana kung saan maaari kayong pumunta, bumisita at kumain, lalo na sa ating mga pilgrims. Itinayo po natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP at requirement bilang National Shrine. Kaugnay po nito, pinaalalahanan tayo ay magsagawa ng kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa loob ng pambansang Dambana, pakitapon ng maayos ang basura sa mga basurahan. Ikalima bahagi naman po ng mga gawain pa rin para sa kaarawan ni Padre Pio,
Sa May 24, tayo ay may Operation Pagbibinata, libreng laser tuli, alas 7 hanggang alauna ng hapon. Ito po'y para sa 100 mga kabataang unang makapagpapalista. Kaya po kayo ay magpalista na sa opisina nang makapag-avail ng ating libreng Operation Pagbibinata. At bukas naman, sisimula natin ang 3 araw na paghahanda para sa kaarawan ni Padre Pio. May 22, 23 at 24, ito po ang ating mga Triduum Masses sa alas 5 ng hapon. Kayo inaasahang magpamisa at makiisa sa pagdiriwang. Gayun din sa Martes, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon, sa pamamagitan ni Padre Pio, tayo po ay may healing masses. Una sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, may healing liturgy din at paggagawad ng langis. Ngayon meron din po sa alas 5 ng hapon sa araw na iyon, pangungunahan naman ng ating 2 sa mga batang pari dito sa Arsidiocese. At sa May 25, Webes, ang mismong kaarawan ni Padre Pio, tayo po ay mayroon uling healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng Obispo ng Malolos, ang lubhang kagalang-galang Dennis Villarojo. At sa 5 naman ng hapon, ang Misa Pasasalamat, pangungunahan naman ito ng katulong na Obispo ng Antipolo, si Bishop Noli Buco. Pagkatapos noon ay isasagawa natin ang car raffle program. At kaugnay nito, may mga available pa po tayong ticket sa paligid ng simbahan pagkatapos ng misa. Ito'y tulong natin sa ating mga scholars sa kanilang pagpapaaral. Panoorin po natin ito. Lord, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 9 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sikaping gawing langit ang buhay dito sa lupa. Salamat sa Diyos.